Simple lang naman ang panawagan ko. Wala nang shortage sa ating goods ngayon. Wala nang shortage sa ating necessity needs ngayon dahil nag-ooperate na lahat ng mga establishment, nag-ooperate na lahat ng mga factories. Wala nang shutdown, hindi na nag-shutdown ang ating economics, which is overflowing na nga, no, ang mga investment dito sa Pilipinas. Hindi sana nagmumurahan na ang ating mga necessity needs. Wala namang problema sa ating gross domestic product dahil overflowing na siya. Ang trabaho ng isang public servant, ng isang leader, ng isang president ay tugunan ang problema ng ating bayan at they are listening, no, to the people, which is nandyan yan sa ating konstitusyon, ang makinig at mag-comply sa ating mga kababayan dahil siya ang ating hinalal. Huwag nating gawing santo ang hinalal natin. Turuan natin sila. We are preaching here to do his job as a public servant. Ganun yun. At tayo dito ay nagrereklamo, nag-complain tayo dahil grabe na, walang pangundangang taas yung presyo ng ating mga bilihin. Walang pangundangang nagtataasan, halos araw-araw ang presyo ng ating mga bilihin, pati yung pamasahe natin. Hindi na nga nakasya yung sweldo natin. Kung hindi niya kayang tugunan ang nagmamahalan na mga bilihin, kailangan niyang mag-implement ng standard cost of living, which is yung equality. At nandyan rin yan, no, sa ating batas, sa ating konstitusyon. Kaya guys, we are expressing our feelings, no, about to our leader. Huwag niyong kampihan because that is their responsibilities and that is their obligation to the people kung bakit natin siya nilagay dyan sa pwesto at huwag gawing santo. Yun lang ang panawagan ko. At ngayon, overflowing na ang ating economics. Tandaan nyo yan, wala po tayong shortage ngayon. Hindi katulad noon na si Duterte pa, meron pa tayong gera, meron pang pandemics, which is shutdown ang economics natin at kung bakit na-maintain niya ang presyo ng ating mga bilihin. Ganun tayo kamahal ng isang president. At hindi lang yan, marami pa siyang nagawa, yung build at ating national ID, which is very useful ngayon at na-stop na ngayon yung operating. Hindi ko alam kung bakit, dahil mabagal yung ating gobyerno, no, mabilis lang silang kumurakot ng pera ng taong bayan, which is yung tax ang laki, trillion of money. Tingnan nyo ha, ito lapses ha. Ito, magiging ano lang tayo dito ha, magiging matalino lang tayo dito ha. Kailangan po natin maging transparency, which is yung trillion of money gagamitin nila sa ating project, no, project ng ating bansa, which is may proper procurement, no. Ito si Katapang, nag-order lang ng mga gadget, ng mga equipment sa Bucor na walang proper procurement, walang bidding, ano yun, 'di ba? Walang transparency, 'di ba? Nasaan ang pera ng taong bayan? Bakit ganon ang ginawa? Nasaan ang transparency? Dito masasabi mo dito na yung pera ay pinaglalaruan lang ng ating gobyerno. Guys, action na tayo dito. Walang transparency, klarong-klaro ang pinagagawa nila na kurakot tong gobyerno na to. Kasi kung may proper procurement at may proper bidding, yan po nakikita natin ang transparency na ginamit ng wasto ang pera ng taong bayan. In this matters, wala po tayong makukuhang maganda sa governance na to. Niloloko lang tayo kung bakit pa natin nilagay yan. Pwede nating ma-impeach yan kasi walang transparency. Yan, klarong-klarong corruption yan sa gobyerno. Paano na ang 31 million people? Yan po ang ating panawagan. And that is our reaction. Okay?